mga biyaya na tanggap natin mula sa Panginoon. Tumayo. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Abraham ay 100 taon na pinanganak ni Isaac. Lumaki si Isaac at nagtoy awiting na ganda na malaki si Abraham. Minsan, si Ismael na anak ni Agar ay nakipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng aking alipin ay huwag kong pamamanahan. Si Isaac dapat lamang at mana ng lahat. Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah
yamang anak ko rin si Ismael. Inaumagahan ang makinig pinaghanda ni Abraham ng baon pagkain ng inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagalagala siya sa ilang ng Beersheba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy. Hinika niya sa sarili, "Di ko matitiis na bakit ang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siya, nagigising, umiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsilita mula sa langit ang anghel ng Diyos. "Agar, anong magbagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin mong isang dakilang bansa ang kanyang libi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinunun niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paraan at naging mahusay na mga aso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukha sa Diyos tumatawag ang kanyang ililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang ililigtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at lusa. Anghel, yaong bantay na may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y inuhukot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Matakot sa poon, kayo kanyang bayang, nang makamdamin niyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukula sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon ay susunod, sa anumang bagay hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Lapit ako'y tingin mga kaibigan, at kayo ngayon aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan, ang buhay masaya at mahabang buhay. Di ba ninyo gusto ninyo maranas? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumayo po tayo lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Magulang natin Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga anuna. Alleluia, balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun ang dumating si Jesus sa ibayo ng lupain ng mga gardenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila inaalihan ang mga demonyo at napakababangis. Kaya walang manghas dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila. "Anong pakilaw mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawa ng baboy na nanginain at namanhig sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kami pumasok sa mga baboy na yan
Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya tumapan sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibat ng takbo tungo sa bangin. Nahulog sa lawa at nalunod. Padang pumumuhi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay. Pati ang nangyari sa mga inaalian ng demonyo. Kaya tumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isa raw sa kadahilanan kung bakit ang tao ay nagagalit, sabagat sila ay natatakot. Yun ang isang kalimitang epekto ng tao. Nagagalit. Kaya yung pong galit ay hindi lamang kung isang gawa na ayaw ko sa'yo, ngunit kumisan ang tao ay nakakakot. Gawa ng may mga bagay na may mga kinakayasin na gagagawa na mayroon silang kinakatakutan. Mga bagay na hindi nila nauintindihan, lalo na raw sa mga lalaki. Sometimes, kapag hindi natin naiintindihan, natatakot tayo kung ano ang magagawa at kung ano ang mangyayari. Sa Ebanghelyo, ito po ay isang halimbawa. Sa Ebanghelyo kasi ano, ay sinalubog siya ng buong bayan. Para saan? Para umalis sa kanilang lupain. Pinapaalis si Jesus. Bakit pinapaalis si Jesus? Kasi ay nalunod ang isang malaking kawan ng baboy. Siguro po ay mga bagay na kung saan ay kung kayo may baboy, isang baboy, magkaan lang kayo ng isang baboy. Isang baboy lang yun. Ito ulit ay malaking kawan ng baboy. Very clear po yung ibang ebanghelyo. Malaking kawan ng baboy. Well, hindi natin alam kung gaano ba kapag sinabi natin na kawan ng baboy. So kapag sinabi ko sinabi kawan ay group. Ito ay malaking kawan ng baboy. Ano naman natin ngayon? May mga bigger. May mga piggery ngayon. Well, doon po ng panahon, may mga piggery na kailan. Well, may mga estimates na mga number na baboy. Pero ibig sabihin ay sigurado na ito ay malaking kayamanan. Sabi ko, isang baboy na lang ang magkano. Kung kayo nag-aalaga ng baboy, mamatay yung isang baboy. Ay napakabigat na nun. Ayun pa kayang isang kawan. Alam ko kasi sa Santa Maria, may mga figure doon na alaman ay hundreds. Hundreds. So, kaya ang sabi nga natin ay kapag naubos yung baboy mo, maging maliit man yan o malaking kawan, talaga sabi nga natin ay lulumpuhin ka ng malaki. Kaya ito, nabigla sila kasi bakit? Ay, ano ito eh?
hindi nila maubos maisip na yung isang buong kaawat ay mamatay. Gawa noong pagpagaling ni Jesus doon sa dalawang tao. Sa dalawang tao. Yung sabi mo kumisan, may ang tao ay nagagaling gawa na natatakot. Natatakot na maraming bagay. At isang purito ay natatakot dahil sa hindi nila maintindihan kung bakit inakailang mamatay ang mga baboy na ito sa pagpapagaling ni Jesus sa dalawang lalaki. Pero isang bagay na kung saan ay pinamamanig ko sa atin ay ang nararamdaman natin ay usually ay what we have lost rather than what we have gained. Mas nararamdaman kasi natin kapag nawalan tayo kaysa yung bagay na nagkaroon tayo. Alam niyo, pag-isang kapag ako nagbibinyag ako, maliminag niya ka ng pomo. Anong inaalis ng binyag? Alam ng tao ko anong inaalis ng binyag. It is something that was lost. Yun ang madali natin nararamdaman. May bagay na nawala sa atin na dapat pinapakinabangan natin. Pero kapag ganun ito, anong ibinigay ng binyag? Kaya kung minsan mayroon sumasagot, paisa-isa. But most of the time, kundusin niya, almost all of the time, hindi alam what we have gained. We focus on what we have lost. Hindi natin nakikita kung minsan yung ano ang tinanggap natin. Ano ba yung tinanggap natin? At isa-isa po ito sa mga pagdinilay na dapat nating makita. Kasi baka mamaya, ang tinitingnan lang natin ay, anong nawala sa kanya? Pero, hindi namin napapansin ano ba ang nakagin natin? What we have gained. What we have gained. Ano ang nag-gain natin? So, ito po siguro, no, na maging bahagi ng aming pagtingin na dapat masanay ang aming isipan. Anong nakuha ko? Kaya nga po, yung patuloy na aking panyaya ay sana maging aware tayo. Kaya po kumisan yung tao, ang kumisan kahit nasa banal na pagdiriwang ng misa, going to mass every Sunday, no? Ang nasa isip na kumisan, I will lose a minimum time of 1 hour. I will lose kasi magbibigay ako sa gusto. Whatever may be the amount. Pero, tayo ba'y nag-iisip, anong nakuha ko dyan? Anong nakuha ko dyan? May nakuha ba ako? Pwede po, pag maumanin na lamang ninyo kung palagi, every na nagmimisa tayo, I spend time for reflection for the homily, hoping that you could get something. At yung patuloy naming panyaya na rin, kung walang hanggap, tumanggap kayo ng komunyon. Kasi yun ang nakumuha natin eh. Ang katawan ng dugo ni Jesus. So, may yung magkakaroon tayo ng shift.
Parang magpapalit tayo ng pagtingin. Kasi kalimitan ng ating tinitingnan ngayon ay ano ang nawalan sa atin. Ngayon, medyo magpapalit tayo. Babalik na rin namin. Ano ang nakuha ko rito? At dapat, makita namin palagi ang sagot. Ano ang nakuha ko rito? What I have paid. Ito yung nakita ko ng mga taga-gananero, mga gardenero. Bakit? Ang kanilang lamang tinignan ay what they have lost. Ano yun? Yung isang malaking kawa ng baboy. Of course. Talagang lost. Pero ang problema, yun lang kasi ang nakita nila. They were being overpowered. Kaya hindi nila nakita what they have been. Ano yung nagayon nila? Yung dalawa nilang kapatid ay gumaling. Pero ba yung dalawa nilang kapatid na inalilan ng masamang espiritu ay gumaling? Ano ba? Wala nang pag-atako na dumaan sa sementeryo. Kasi wala nang magkumulo sa kanilang tinadaanan. Wala nang mananako. Wala nang mababangis na naroon. So, yun ang hindi nila nakita. Nilumog sila on what they have lost. Dahil nilumog sila on what they have lost, nakakalunan on what they have gained. Kaya po, siguro po, bayunyan natin ang higit ng pagkakataon. Bayunyan natin ang higit ng pagkakataon. Anong nagiging ko? Anong nagiging ko rito? Ano yun? We must always be positive, no? Anong nagiging ko ngayon? Sa araw ngayon, what I have gained? Kumisan tayo natatakot what we have lost. Kasi yun, pali ng palagi natin kinakatakutan, mawalan tayo. Kaya dahil sa tayo natatakot sa isang bagay na walang tayo, our joy was suppressed or is being suppressed. Hindi tayo naging maligaya. Kasi bakit hindi na nakikita na? Ito, may tinanggap ako ngayon. Hindi natin nakita yun. Kasi bumulagin tayo on what we have lost. Kasi bakit? Nandun yung puso natin doon sa what we have lost. So, ano ba? Kasi, ang dapat natin ngayon, sabi mo ay, yung ship, S-H-I-F-T, no? Yung, kung tawagin natin, yung pagbabalik natin, na dapat na makita natin ay what we have gained. Yun ang palagi natin hanap. Ngayong araw na ito, what you have gained. What you have gained. Kaya po, magandang balik po yung sa yung tinatawag natin consciousness examen. Kasi tayo raw, nasanay tayo sa examination of conscience. Ano yung examination of conscience? Anong nagawa ko masama? Dapat may counterpart. Anong counterpart? Yung consciousness exam. Anong nagawa ko mabuti? May nagawa ba ako mabuti? Anong nagawa ko mabuti? So, dapat mag-shift tayo. Mag-shift tayo kasi yun kasi yung bahagi ng anipan. Bahagi pa rin po yun ng alin. Kapag po yan ay nasanay tayo, nandyan yung sinasabi po natin, the joy of the gospel. Why? Because every day,
May makikita tayo na alin. We have gained something. May natanggap ako ngayon sa araw na ito. May natanggap ako ngayon sa araw na ito. Kasi surely mo sa buhay ng isang daigdig na ito, ano man ang katatayuan natin, naniniwala man tayo sa Diyos o hindi, no? Something will be lost and something will be gained. No? Alam namin yun eh. Pero, sabi nga natin, makita natin, anong nalit, ha, yung turo na Jesus Ellen. Tingnan natin what we have gained. Or else, ay parang yung pagdating ng Jesus ay wala walang epekto sa ating pang-araw-araw na pagkilos sa daigdig na ito. Kasi ang palagi lang natin nakikita ay what we have lost. Hindi, no? Salvation is what we have gained. Anong tinanggap natin? May tinanggap ka ba? Anong tinanggap mo? Pasalamat tayo sa bagay na tinanggap natin. At yun po yung palagi natin bibigyan ng pansin. Huwag yun na masyadating na ito, nawala ko yung araw na ito. No? Sanay na tayo yun eh. Sanay na yung utak natin. Dahil na palagi iniisip. Sanay na tayo eh. Sabi ko natin, it is already our way of life. Human nature. Kahit hindi mo isipin. Kahit hindi ka mag-isip na, ano ba nawala ko ngayon? Hindi na eh. Kasi human nature yun. Yung panyaya na yan sa silin, this is the nature of God. What we have gained. Hindi yung nature na alin, inililigtas ng Diyos. Kasi we have to prove upon what we have gained. Anong tinanggap natin ngayon sa araw na ito? Anong tinanggap natin ngayon sa araw na ito? And of course, ang bawat isa lamang ang makasasagot niya. Pero sana, bago tayo matulog, yun ang kasi yung material natin na pagkapasalamat sa Diyos. At Panginoon, salamat po sa araw na ito kasi ibinigay mo sa akin ito. Pwede rin tayo magpasalamat, Lord, salamat po for everything. Pero maganda po na i-specify natin kasi what we have gained. Ano yung pinagpapasalamat natin? Dapat kinakailangan natin ma-identify yun. Mapangalanan natin. No? Sabi nga ng mga anak ni Yahweh sa tayo, we have to claim it. Ikiklaim natin. Iba paano makiklaim kapag hindi mo nabigyan ng label? Kayo natingan natin. At ang aking panay rin, every day, bago kayo matulog, makita ninyo, Lord, salamat. Ito yung natanggap mo ngayon sa araw na ito.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ang kalugtan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating napaglalabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tumunulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa pag-aayin ng mga aming paraguritain ng mga banal ay magdulot sa pahinamang sa kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin at sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabuti ay lagi mong pinalingaw ako sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng makaaring na maasal sa tapat katulad mo sa pananagutan. Upang magbunga ang bunyagin ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami mga tulad. Ang mga banal na tayo tumutulong sa lahat sa pagbibigay ng bawat madalang wakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamanan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aming katawan na inihahandog para
sa inyo. Ngayon ginaman matapos sa hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalagat at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at ulang gantipan. Ang aking dugo na ipubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay ng uling pagkabuhay ni manapin niyari namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanin sa nagkakalawag ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat na tumayo ang sarap mo para maglipon sa iyo. Iyay sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tubo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong dekdek, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis ni Benaventura, anang tanang kapariyan, alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at matuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapating na pinahat ng mga salo sa iyong buhay na unang wakas, kaysa ang mahal na Bereng Maria nila ng Diyos, isang Jose na kanyang esposo, isang Martin, at na lahat ng mga pananamo ay dito sa daigdig na kalubig-lubig sa iyo. May pagtiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng mga anak na aming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ang pananampalataya sa iyo. Diyos ang mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upang makita natin kung ano ang mga bagay na ipinagkakaloob sa atin. Sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan na ilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyong kapangyarihan, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ko po sa inyo ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumuyan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga patakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi na sumay inyo. At sumay inyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalubos sa amin ang kapayapaan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa bigin ng Kordero. Panginoon, hindi ako marapang dapat ang patuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin niya ako. Tayo para sa panalangin laban sa parusa ng kamatayan o death penalty. Ama, pinagmulan at tagapagbigay ng buhay, pinataas namin ang aming mga puso at mga hinaing sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating itutugon, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam namin kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at habis dahil sa karahasan at krimen. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan ng kapwa at ikipagtunggali sa galit at puot na kanilang nararanasan. Para sa basag-basag naming sangkatauhan ay ginagapos ng hangaring magbiganti. Para sa aming sugatang lipunan na iniligaw ng ilusyong dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito. Sama-sama nating sabihin,
Tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghihiganti. Para magkaroon ng panindigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karumpaan, kawalan ng kadarungan, at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maigsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao, ang sagayon ay magkaroon ng tunay.